Kaya ka na, ako na magbabayad ng ano mo, no? Pag bukas na lang, bigay ko sa kay mama mo yung 500 na pang pamasahe niyo sa 16, na? No? Wala ka na problema. Dire-diretso pa yung ano mo, gamot sa puso, tapos sa June 5. Ano yung puso mo sa June 5? Papalitan daw? Ha? Ah, hindi ba? Kala ko papalitan eh. Ano? Bubuksan? Anong gagawin? Isasalang. Lulukutin. Ano ba? Ah, to the echo. Kasi ano bang klaseng puso mo na yan? Ba't ba ganyan yung puso mo? Ba't palagay mo, ba't nagkaganyan yung puso mo, be? Inborn? Ha? Sa tonsil, nagka-apekto ng puso mo? Wala. Puso niya, yung barbula. Oo. Saan doon nakuha yun? Siguro na-pwersa, no? Sa tonsil. Siguro, nag-tonsil siya. Hindi kasi siya nagsasabi kung isang ito. Ah, oo. Umiindan siya siguro may isang linggo. Ayun, baka kaya niya. Nung pala, na-apektuhan na. Yung virus bumabada sa puso niya. Eh, ba't kasi hindi ka nagsasabi pagka mayroon ka nararamdaman? Pag sasabihin ko kay mama. Walang pera? Walang pera. Yun lang. Kahit sabihin pala sa'yo, te. Wala naman daw pala kay pera, eh. Eh wala naman palang pera kahit sabihin niya. Oo nga, pag sinabi mo kay mama ay may sakit, hindi naman din ako mapapa-check up dahil walang pera, no? Eh buti na ay ano mo tutustes sa ano sa ospital nung talagang ano na. Manas na yung na eh nagmanas na. Manas na po talaga. Una dinala ko muna sa ambulanso sa sakit pa. Oo. Pagka pinabukas hindi nila ko na S-Avenue. Ia-admit kaso nilabas ko kasi pagka ganun, alam ko pagka namamanas na may nagkakaano din yung ano din yung kidney. Yun nga po. Naapektuhan siya. UTI tapos yun nga na-trace yung sakit niya. Kasi sa sabi puso. Lang dito ospital ng Kabading rheumatic heart disease. Oo. Eh maliit lang yung ospital diyan. Walang tubig. Walang tubig. Kaya niya rekomendang sa mga ospital. Pinagdasal ko, sabi ko kasi yung mga ospital, inaayawan kami. Ipunin siya pero ihahalo sa pinagdasal ko yun. Pinagdasal ko yun. Awa ng Diyos. Wala akong kapera-pera nun. Anak ay ng bingko niya, 90,000. Oh, saan? Paano ko nabayaran? Okay, mabayad po yung doktor niya. Nag-sponsor. Binawasan ng 57. Oh. Tapos natira nila. Oh, yun. Oh, ganun naman sa government. Tapos yung mga gamot nila iniinom, ginawa ko lahat. Dapat ulit ang mga sakit yan. Talagang tiyaga lang. Yun nga lang ang problema pagka naglalapit-naglalakad din yan. Pamasahe, pagkain, no? Kasi hindi po basta-basta lapit dyan, pila, balik ka bukas, balik susunod na araw, ganun, no? Eh kung gano'ng malayo, wala kang pamasahe. Nainom siya sa S-Avenue na OIC. Ah. OIC ng security guard. Ayun, shoutout po dun sa Ninong Nirean. Maraming salamat sa pagbigay ng pamasahe. Ay, nako. Salamat. Anong pangalan nun? Oh, i-shoutout mo. Maraming salamat po ninyo. Nung pamasahe nung dati, wala kayong pamasahe, no? So, ano pang hiling mo dun sa mga nakakapanood sa'yo? Gusto mo ng cellphone, di ba? Kahit mumurahin lang para meron kang cellphone. Oh, sabi mo sa kanila, baka sakali tayo. So, ya mo lang. At baka sakali, no? So, yung bahay nyo na sinasabi ni mama mo, yung 1-5, sasagutin ko yun. Kailan kaya yun? Ano po kasi yung, ito kasi matibay ko sa sabay din. Sabay na? Delikado na. Oo, delikado talaga kasi dito. Pupuntahan ko namin yung si Kagawad Pio Quinto. Oo, Kagawad Pio Quinto. Shoutout po, sana mapili nyo po sila, pakitulungan nga po. Kasi delikado rin eh. Sila po kasi ay, nako. Na meron pa bahay, kung magpaano daw, hindi daw ng 1-5. Sige, sure mo na yan ha. Ako magbabayad ng 1-5 para hindi naman kayo masyado ma-camberlo sa ano, sa gastos. Mahina na kasi itong lupa na to eh. Mahina na yan eh. Puro damo lang oh. Wala namang ano. Wala namang puno. Alatres eh. Wala yan. Napakaliit lang ng ano niya, nung ugat.
hindi kayang i-camberload siyang mga ano na yan, lupa. Oh, doon eh, bro, mo yung malalaking bato niya. Ayun, nagkatipak-tipak na nga yung banda doon, oh. Malalak ka. Ayun, may bato pang malaki doon. Eh, pagka bumigay, gugulong yung bato dyan. Eh, takbo sila, takbo. Kayo, saan kayo tumakbo din? Yon, magandang araw sa inyo mga best! This is me, your Camber Ludes, Boy Sarbinas. Meron ngayon sa lugar nila Rean yung batang may sakit sa puso. So, syempre, kakamustahin natin sila. Syempre, sumeldo tayo kay YouTube nung nakaraan. Bumili tayo ng mga bigas. Syempre, bigyan din sila ng bahagi kahit papano ng Camber Ludes nila. So, syempre, kamusta natin sila dito mga best. So, panoorin nyo yung mga video ng mga kasama ko. Ayan, oh, limo kami. Ang saya-saya. So, konting Camber Ludes lang tayo dito kasi kanya-kanya kaming vlog. So, ayan, tigitigisa sila. Nang bigas yang galing sa sweldo natin kay YouTube. Ito, kamusta na ba itong mga kumari ko na ito? Ah! Alright, alright. Ayan. Kamusta na kayo, ay? Ay, okay lang. Baka na nagmamarites kayo dyan. Ah, andyan sila, Rean. So, ayan, may mga kasama ko. Tigitigis na sila ng vlog sa inyo, ha? Ah, sila bahala sa inyo. So, tinan nyo naman, oh. Parang mga nag pasensyo, ha? Oh, tigitigis na tayo pamilya rito, ha? So dito kay Rean. Ha, sila mag-vlog sa inyo, te, ha? Alright. Hi. Ba't pa yung sipon ka? Sisip-sipin ko yung ilong mo, eh. Alright, te. Ganda ng ano nyo dyan, ha? Ganda ng duya nyo dyan, ha? Alright. So, yan. Abangan nyo yung video sa kanila, best. I-share natin. Ito yung Camber Ludes na bahay. So, yan. Ayun si Kuya Joel, oh. Ano sila dito, eh? I think, kanya-kanyang bahay nila kayo dyan, ha? Sa dito, oh. Alright. Ha? Hello? Hello? Ne? Labas na may Camber Ludes mo. Lagyan mo nga short yan. Nako, yung pa isang at labas pa yung Camber Ludes. Kamusta ka na, Rean? Nako. Yung cellphone mo, hinahanapan pa ng ano, ng baterya. Ba't ang hirap na manghanapan ng baterya nun? E, orderin pa. Kaya nga, eh, kasi parang old na yun. Wala ng pag-asa. Konting kembot na lang, ha, pagka medyo maganda-ganda yung kita ni Kuya Boy, ha. Bibili na lang kita kahit mga Facebook, no? Ba't parang namamayat ka, ha? Ano oras na natutulog? Bakit? Anong ginagawa mo? Ah, nagmo-module ka? Pero wala ka man cellphone, paano nagka-module? Ah, libro. Ah, Huwag ka masyado magpuya. Ano nga, chinelas mo? Oh. At ang itim mo na. Oh. Tignan mo yung itsura mo. Papitsura nga kita. O, tingin ka na dito. Tingin. 1, 2. Nako. Ba't ang ganyan na itsura mo? Walang tubig. Walang ano. At parang malungkot ka. Malungkot ka ba? Gigising mo lang? Bakit? Tanghali na. Maga kang gumigising. Sumasama lang po siya. Kamusta yung pangangalakal nyo, Tay? Tuwing umaga. Sa'yong kalakal nyo? Oh, ayan. Kasi kahapon nagbenta. Ah, nagbenta ka. Magkano na pagbentahan mo, ay? 840. Ah, 840. So, malaking tulong ng bike nyo? Oh, kasi naka-camber loads nyo yung mga madami kayo nakukuha, no? Ginagawa ko sila doon kasi nakakalakal. Oh, ayan. Salamat po doon sa mga naunang nag-sponsor dito. So, maraming salamat po sa inyo mga beshi ko dyan. At aya, mas marami sila nakukuhang kalakal. O, andyan yung si, ano, si Kuya, yung asawa nyo. Papunta na naman ng trabaho. Buti matagal-tagal yung trabaho nila, no? Eh, dito na po sila pumasok sa malapit. Ah, mas malapit sa na. Basura na. Ah, anong trabaho niya? Ayun sa truck. Kumbaga, sila yung mahapot yung mga basura. Paano, ano, magkano sweldo? Arawan? Minsan, pag manit na truck po, 125. Pero kada isang hakot? Nakakailan sila? Minsan, apat na biyahe. Di 360 pagka tatlong biyahe. 375. Minsan naman po meron sa 450, nasa 10 pa sa 450. Ah, pagdepende sa laki ng truck. Minsan naman sa 200. At least dito, araw-araw siya na-uwi, no? Okay nung pang Camber Ludes yun. Panggabi siya, kumbaga, sa araw siya tulong. Ah, ganun. Ah. O ikaw, gusto sumama sa akin para makapaligo ko na sa bahay? Gusto mo sumama? Kaso walang bata ang kasama, ikaw lang. No? May mga kalaro ka naman dun, eh, no? Bukas babalik din tayo kasi uuwi rin ako bukas. Oo.
sila tatay may iwan doon kasi may pasok ka na sa Lunes, 'di ba? May pasok siya sa Lunes. Oh, bukas. Bukas ka na lang sasama ulit. I-red kita ulit dito. Dalawang araw face to face. Na. Tapos module kasi nga sa init daw po ng panahon. Oo, nagbago na sa amin sa Taguig. Alas 9, uwi na ng mga bata lahat. Sa kanila 9 to 12. 9 to 12. O din, mas mainit pa naman yung 12. Opo eh. Eh paano to? Sinusundo? Ano po, pinapasakay ko na lang po sila ng jeep. Ah, jeep, tapos bababa dyan. Ah, ganun. Oo nga, wala ka pang ligo. Magdala ka ng damit mong pampaligo. Tardo mo sa bahay nyo, atay. Meron akong konting camber load sa inyo. Eh, bigas pa ba kayo? Sakto. Ah, sakto lang. Oo, at least kahit pa paano, medyo mag-ayos-ayos yung kita nyo. O, yan po yung bike na mga na donation ng mga bebes natin. O? Ah, oo, kasi pagka hindi nakaganyan, sasakyan talaga. O, yan. Ayan, pagka manipis na yung gulong, sabihan nyo ako, tayo, bibili tayo ng gulong niyan. Oo, yan. Ganyan po kaingat sa isang... tawag dito isang biyaya ng pamilya ni Rean. So, shoutout po sa mga nag-donation dito magmula sa mga Gcash, mga ano na matulungan kahit pa paano na nabigyan sila ng pag-asa sa buhay. So, ayan si Rean na yung nag-trending natin. So, ayan. Ay! Ay, ayoko na be. May mga, wala kasi nag-aalaga doon. Pag maliit kasi walang mag-alaga. May nag-aalaga lang, kapitbahay lang namin. Malalaki na sila. So pag maliit baka ma-camber loads lang doon. So mahirap lang din ang tubig dito mga be. Ayan. Anong ulam nyo? Walang? Hindi nakaka-games? Ako. Ito naman yung isa, laging nakahubo naman to si Chakadal. Wala ka ba siya? Tepit mo oh. Agating ko pit mo eh. Ito naman yung isa, sisipsipin ko ilong mo eh. Ha? Sumuha na sumuha ilong mo. Ay. Kasi, oh, ito, buti wala kang sipon. Ha? Natanong si Jane. Ikaw gusto mo sumama, si ate mo? Sama daw po siya. Sige, sama kami. Bukas lang tayo uwi, para maligo kayo doon, ha? May ano doon, mama. Wala, hindi sumama yung mga pamangkin ko't mga anak eh. Atay, saglit lang din kasi ako, susunod na lang. Kasama itong dalawang magkapatid, mga beshi. Mainit ba? Ay, naka. Oh, ito, meron akong dalang bigas sa inyo. Oh, yan. Ay, paano may pang-kembi-kembi loads kayo dyan. Ay, naku, lagi laban-laban. Ba't mo naman ako tinatawanan, na? Nakahubo ka naman. So dito mga best, itong isa lahat ng bago natin ng mga subscribers. Si Rean po nung panahon na nag-ano ko doon, nagpakarga ng diesel. Na i-vlog ko siyang simpleng video lang so na nag-trending siya. So yun, may mga naitulong tayo sa kanila. So kung hindi niyo pa nalalaman yung istorya ng bata na to, meron dito sa YouTube ko, mga panood niyo po doon yung mga video. So dito po yung bahay nila dati, yan. Ayun nga yung pinto, yan yung pinto, yan ang nakita na lang. Kasi ito, dito bahay nila, yan, natabunan po ng bundok ng lupa. Tapos si Rean po na yan na natamaan yung bato, yung paa niya. Buti naka, hindi ganun ka ano, at ay okay lang, nasitakbuhan po sila doon. At nung nag-ano to, hindi pa sila tulog nung bumagsak itong lupa nung gumuho. Mga besyo, ito yung bahay nila. So pinapatira lang po sila dito pansamantala. Pag ginamit itong lupa na to, hindi rin alam kung saan sila nilipat. So konting pamilya lang dito mga bes. Ayan. Mga ngalakal lang din yung kanilang pang-araw-araw. O yan yung bata. O iba na, nag-iba. Bahay nyo to? Dito bahay nyo? Wala ka pa tali dito dati. Tapos si Rean po, 2 taon na wala. Nasa palengke lang. Yun, yung nanay niya. Buti nakita siya ulit. So napaka ano ng istorya ng bata na to. So ito po yung bundok mga besh, you know. Diyan mo ganyong kataas. Yan, magmula diyan yung yan gumuho na yan kasi walang mga puno. So mga damo-damo lang kaya hindi ganoon katibay itong bundok na to. So hindi alam kung bakit nawalan siya ng mga punong kahoy. Ito, isa lang naman to, hindi naman niya kayang i-survive yung bigat ng lupa na yan.
So, sabi nila, pagka daw umuulan or anuman, medyo pag-alanganin, umaano na sila. Medyo hindi sila nakakatulog. Hanggang saan yung bahay mo ito, Teh? Hanggang dito ba yan? Yung nung naguhaan? Ayan, bali ito yung lupa ito. Na yun. Galing yan doon eh. Asan yung pinakabahay mo? Ito po mismo, yung pinto. Yan, ayan yung pinto. So, ayan po yung pinakapinto ng bahay nila. Mga ba. Timba eh. Saan yung timba? Ah, natabo, eh, nilalagyan ng bigas. So may bigas pa 'yan. Okay. Oh? So ayun pa pala yung bigas. Lagyan ng bigas sila, may bigas pa 'yan. Anong taon yung gumuho na yung lupa? Bagyong paing po ito. Yung bagyong paing. Okay. So pagka pala medyo alam mo may mga bagyo, hindi kayo pwedeng basta-basta magtitiwala pa rin diyan. Ang taas pa rin 'yan eh. Oo. So kapag medyo malakas ang bagyo talaga, medyo siguro kung pwedeng kung saan ba yung pwede, no? Kaso wala naman pag-ano, ha? Sabi ko nga, kung may lote lang sa anong point. Oo. But, oo. Wala bang maano dito yung gobyerno rito, itong city nyo rito? Ang sabi po kasi nung tatakbong kapitan nyo, eto daw kasi. Ang sabi, kung ma-apply daw kami ng pabahay, 1.5 tapos monthly, 200. Oo, yun, pwede na yun. Alam po sa kami mag-ano, pasa naman. Ayan nga. Eh, dapat alamin nyo. Baka dito lang banda yan. Mga balubundukin din yan. Abuyod daw po. Tsaka... Abuyod? Saan yung abuyod? Abuyod. Ah. Eh, kung mas safe naman kayo doon. Eh, di ba? Ayan po. Eh, sabi namin. Bagya. Kung pag-ibain naman daw to, sabi nung nagpalo sa amin. Ah. Kung pag-iba na lang para mabigyan na kami ng location. Oo. 1.5 lang yung reservation o yung bayad. Tapos 200 na yung monthly. Tapos yung bahay sila? Buo na daw po. Ah, buo na. O sige, ako magbabayad ng ano, sabihin mo, pagka kailangan magbayad ng 1.5, sabihin mo sa akin, ako magbabayad, ha? Mama. O, doon, may charge doon sa nanay. Hiram ka na lang doon. Eh, yung isang cellphone mo doon, di ko alam, saan kayo makakuha ng baterya noon? Oo. Oh. Binili ko sa 700 noon. Oo. Oo, mga ganyan kasi mga luma. Baterya na yan. Yan, di mo nga alam kung may baterya pa yan eh. Hindi, meron po, nagagamit siya. Oo, pero kung papalitan kasi, hindi mo alam kung may baterya pa yan ganyan. Yung sa baterya. Oo. So, shoutout po dun sa mga sponsor ni Rhea noon dati. Baka gusto niya daw po siyang bigyan ng cellphone. O, alagad ito sa tabi mo sa kanila kasi maraming nanonood sa'yo eh. O, ano bang hiling mo? Dito ka sa lilim. O, ano daw hiling mo? Baka may makapanood sa'yo ulit. Gusto ko po malipat na ng ibang bahay. Ibang bansa? O ano ba? Ibang bahay po. Ah, yung sinasabi ni mama mo? Opo, ayaw na namin dito. Kasi delikado dyan, no? At saka po yung mga kapitbahay kasi pag wala kami dito, basta-basta na lang pumapasok. Ah, ganun? Eh, bukas ba yung bahay niyo? Binubuksan po, tapos kinukuha mga laruan. Ganun? Nako, yun lang. Ang Camber Lodge natin problema. Hindi, yung sinasabi naman ni mama mo, yun daw magbabayad daw kayo ng 1,500 tapos 200 a month. Sasagutin ko yung 1,500 pagka naayos ni mama mo, no? Ikaw, Tess, pagka kung kailan man yun, sige, ako na sasagot ng 1,500 kung sure bull na yun, ha? Oh, lipat kayo kasi delikado man din eh. Saka kung ililipat kayo ng gobyerno, at least sarili nyo ng bahay yun, huhulugan nyo ng 200, mura na yun. Sinasabi naman sa may kulasisi, malapit lang. Kaso oh. Mahal na yung benta nyo. Ah, binibenta? $90,000. Hindi natin kakayanin yun, no? Yung sa government na lang, yung 1.5. Pabahay yun. Kaso hindi ko nang alam po sa... Pagkaano ay tatanong lang. At least yun, may bahay na yun. Opo. Kasi yung 90,000, kung marami lang tayong pera, wala sana ng problema. Tapos papagawa ka pa ng bahay, ang mahal-mahal. Eh, dun sa government, may bahay na yun kahit maliit, buo na yun. Babayaran mo na lang siya ng 200 monthly. O, sige, ako na magbabayad ng 1.5. Basta't payusin mo lang sabihin mo sa akin, no? So, naka-ready na kayo? Ha? Kailan ka nagpunta ng ano? Ng... balik kami sa 16. Itong 16 na to? Opo, nung ano kami pumunta, 25. Itong, ano ba ngayon? May 16. Opo, balik namin. So, meron ng, ano, meron ng
Tawag dito, 10 araw pa. Tapos sa June 5, check up na niya sa puso. Sa June 5. Makakatapos na ng birthday ko yun, June 5 ba? Yung kuya niya nakaraan, bumisita sa amin. Ah. Yung kuya niya? Okay. Ilan taon yung kuya niya? 19. Nag-aaral pa yung kuya niya? Nag-aaral po, pero sa ngayon, tumutulong siya pumapasok trabaho. Minsan, nagapadala din. At least nakakatulong, no? So, sa 16 yung ano mo, yung balik. O, sige, nasagot ko na yung 500 na pamasahin nyo, no? O, wala ka ng problema. O, dun, o, wala ka ng problema, ha? Kasi, guys, yung pamasahin nila na 500, ilang araw pa nalang kikitain yun. Kasi kinikita po nila na pangkalakal. Mabot ng 3 to 5 days yun, mga 800 lang kinikita. May mga utang-utang pa sila. O, masaya ka na, ako na magbabayad ng ano mo, no? Pag bukas na lang, bigay ko kay mama mo yung 500 na pang pamasahin nyo sa 16, na? O, wala ka ng problema. O, dire-diretso pa yung ano mo, gamot sa puso, tapos sa June 5. Ano yung puso mo sa June 5? Papalitan daw? Ha? Hindi po. Hindi ba? Kala ko papalitan eh. Ano? Bubuksan? Hindi po. Anong gagawin? Isasalang lulukutin. Ano ba? Kami sa To the Echo po. To the Echo. Kasi ano bang klaseng puso mo na yan? Ba't ba ganyan yung puso mo? Palagay mo, ba't nagkaganyan yung puso mo, be? Inborn? Hindi po, inborn. Tonsil. Ha? Tonsil lang daw po yan. Sa tonsil, nagka-apekto ng puso mo? Wala pong butas yung puso niya, yung valvula. Yung barbula? Yung valve po ng puso. Oo. Saan daw nakuha yun? Tonsil daw po yun, sabi ng doktor. Siguro na-pwersa, no? Sa tonsil. Nagka-tonsil siya, hindi kasi siya nagsasabi pag may sakit eh. Oo. Iniinda niya lang siguro na isang linggo, dalawang linggo. Baka kaya niya, yung nung pala, na-apektuhan na. Yung virus, bumabada sa puso niya. Ba't kasi hindi ka nagsasabi pagka mayroon ka nararamdaman? Pag sasabihin ko kay mama. Walang pera? Yun lang. Kahit sabihin pala sa'yo, te, wala naman daw pala kay pera eh. wala naman pala pera kahit sabihin niya. Oo nga, pag sinabi mo kay mama, may sakit, hindi naman din ako mapapacheck up dahil walang pera, no? Buti na ay ano mo to test sa ospital nung talagang ano na. Kasi nagmanas na yun. Nagmanas na. Manas na po talaga. Una, dinala ko muna sa albularyo kasi sabi ko ba na bati. Oo. Pagka kinabukasan, di talaga nawala. Dinala ko na estabin nyo. Mm-mm. I-admit, kaso nilabas ko kasi halo sa COVID. Pagka ganun, alam ko pagka namamanas na may nagkakaano din yung ano din yung kidney. Ayun nga po. Naapektuhan siya. UTI tapos yun nga na-trace yung sakit niya. Kasi sabi ng dito ospital ng Kabadeng rheumatic heart disease. Oo. Maliit lang yung ospital diyan, walang to the echo. Walang to the echo. Kaya ni-refer kami sa malaking ospital. Pinagdasal ko, sabi ko kasi yung mga ospital inaayawan kami. Mm-mm. Ikukunin siya pero ihahalo sa COVID. Mm-mm. Kaya pinagdasal ko yun. Sa Philippine Children kami napunta. Mm-hmm. Awan ng Diyos. Wala akong kapera-pera nun. Ang laki ng bill po niya, 92,000. Paano ko nabayaran? Mabait po yung doktor niya. Nag-sponsor. Binawasan ng 57. Tapos natira. Nilapit ko po sa Malasakit. Yun. Ganun naman sa government. Tapos yung mga gamot niya na iniinom, ginawa ko, lapit ulit ako ng Malasakit. Kaya nakauwi. Talagang tiyaga lang. Yun nga lang ang problema pagka naglalapit, naglalakad, ganyan. Pamasahe, pagkain, no? Po, pagkain. Oo. Kasi hindi po basta-basta lapit dyan, pila, balik ka bukas, balik susunod na araw, ganun, no? Kung gano'ng malayo, wala kang pamasahe. May ninong siya sa SW na OIC. OIC ng security guard. Kami doon, binibigyan kami ng pamasahe. Ayun, shoutout po doon sa ninong ni Rean. Maraming salamat sa pagbigay ng pamasahe. Ay nako. Napunta. Nagbibigay siya kay 200. Salamat. Anong pangalan nun? Ninong Jaime Cordoha. Shoutout mo. Sa Horda. Maraming salamat po ninong. Nung pamasahe nun dati, wala kayong pamasahe, no? So, ano pang hiling mo dun sa mga nakakapanood sa'yo? Gusto mo ng cellphone, di ba? Kahit mumurahin lang para meron kang cellphone. Sabi mo sa kanila, baka sakali tayo. Kahit mo ng cellphone sa pag-aaral ko po. So, ayaw mo lang. Baka sakali, no?
So, yung bahay nyo na sinasabi ni mama mo, yung 1-5, sasagutin ko yun. Kailan kaya yun? Paano po kasi, ito kasi matibay ko sa sabay din. Sabay na? Oo, delikado talaga dito. Napuntahan ko namin yung si Kagawad Piyokinto. Oh, Kagawad Piyokinto. Shoutout po, sana mapili nyo po sila, pakitulungan nga po. Kasi delikado rin eh. Sila po kasi nakanggit na meron pa bahay, kung magpaano daw, yun nga daw ng 1-5. Oo. Oh, sige, sure mo na yan ha. Ako magbabayad ng 1-5 para hindi naman kayo masyadong makemberlo sa ano, sa gastos. May ulan po, hindi po talaga kami natutulog, lalo na itong mga to. Mahina na kasi itong lupa na to eh. Mahina na yan eh. Puro damo lang oh. Wala namang ano. Wala namang puno. Ito mga alateres na po yan. Kami na po talaga na. Alateres eh. Wala yan. Napakaliit lang ng ano yan, ng ugat. Hindi kayang i-kemberlo siyang mga ano na yan, lupa. Oo, oh, doon eh, bro mo, eh, malalaking bato niyan. Eh, yun, nagkatipak-tipak na nga yung banda doon, oh. Malak ka. May ulan po, unti-unti siya. Ayun, may bato pang malaki doon. Eh, pagka bumigay, gugulong yung bato diyan. Unang bagyo yung kapitbahay ko. Ah. Umuulan ang bato sa kanila, galing taas. Takbo sila, takbo? Opo, doon sa kabila. Kayo, saan kayo tumakbo din? Natataranta din kami, sumunod na lang din kami sa kanila. Eh, di ba si Rea naabutan ng bato to? Ano po siya yung ano, time na yon nasa tita ko siya sa Bulacan. Eh, yung napabayaan niya sa pag-inom ng gamot kasi nagtatrabaho yung dumasigaso. Nagmana siya, kinuha ko. Pinagalitan ako ng doktor eh. Bakasyon lang ako. Lang ka sa bakasyon, sa tita mo? Opo. Mabait naman yung tita mo na yan. Wala pong anak. Ang anak niya lang po si Chuchu. Si Chuchu lang? Oh, di sige. Kung okay ka naman doon, pwede ka magbakasyon sa tita mo. No? Tagal-tagal bakasyon namin. 2 months na? Oh, 2 months yung bakasyon nila doon, mga beshi ko dyan. So, bigay ko natin yung pang-ano mo sa ano, sa May 16, ha? Para baka magastos ko pa. So, ito yung pang punta nyo ng hospital ni Rean, no? Para itabi mo dyan para wala na kayong problema. Oh, so yan, wala ka ng problema, no? At may pampunta ka na sa hospital, no? Para dire-diretso yung pag-check up dyan sa ano mo, sa puso mo. At ay lagi ka mag-pray, syempre, kasi wala namang imposible kay Lord na pwede niyang i-heal yung iyong puso, no? Alright, ha? O, saan na yung mga gamit nyo, mga kumari ko? Oh, bukas naman uuwi din naman eh. Para maligo to. Naku, laki naman ang chinelas mo, Kimber Lodge. Oh? Kanino ba yan? Sa'yo ba yan? Sa'kin. Oh, asan yung sa... Naku. Bibilan nga kita ng chinelas. Bibilan nila kita ng chinelas. Para ikaw, okay ba yung chinelas mo na yan? Pang Christmas party yan ah. Binigay na po. Binigay. Binigay. Oh, sige na, talimang mo sa may sasakyan. O, oh, sige na. O, oh, yan ha. Wala ka ng problema ha. O, oh, sige na. May bigas na rin kayo. O, oh, let's go. Let's go. Bye-bye daw. Parang gusto mo rin sumamoy ha. Ha? Malit ka pa ha. Eh, wala ko pang daddy sa'yo doon. No? Oh. Ha? Hindi, mga Kimber looks ng pagganyan. Pwede. Makulit to eh. Si Chakadal to eh. O. Oh. Susunod ka na sa mama pagka malaki ka na, no? Baka mag-iiyak ka doon. Ay! Huwag mong isubo yan! Ay, kunin mo ito at baka sumemplang. May one. Ay, kunin mo itong ano. Baka sumemplang eh, matusok pa yan. Ay, nako. Nakita na yung Kimber Lodge. Ay, nako. Ayaw niyo po ng tuta. Ayaw niyo po tuta. Pwede sana kaso walang mag-aalaga doon kasi bihira lang kami magpunta doon. Mga malalaki lang ang nandun. Ayaw mo na, paalis na rin yan. Konting Kimber Lodge lang yan. Umiyak si Mary Joy. Alas ko. Tapos na kayo doon, Tal? Ah, tapos na. Pala doon, iniwan ang asawa. Yung bago pang anak? Kuya, may sakit. Yung batang wala. Ay, oo. Si Kuya Jovel. Wala eh, pagka ganun. Sasama daw siya, sasama. Para makaligo. Babalik din sila. Babalik din sila bukas. Sama na ka ba? Sino ba yan? Ay, naku, kunin mo itong ano. Baka madapa yan eh. Nadapa yan eh. Kunin mo yung ano, baka matusok ko dyan, ala. Oh, let's go, let's go. Ay, marunong humingi, 20 pesos. Ay, Peggy, ano? Sardinas, gusto mo sardinas?
Walang sardinas. Oo, oh, yan, 10 pesos. Pang camber loads mo, no? Walang pasalamat. Tapos ito pa. Si ano pa? Saan ba may tindahan din eh? Doon pa po. Ah, doon. Sa pedra, yung may dilim mo sa doon. Ay, bigay mo yung ano, bigay mo yung kay mama mo yung ano, yung... Ginagamit niyang ganyan lang ulit. Kasi sakyan ng mga bata pagka naka... Ano. Ay, bigay mo yung ano. Psst. Bigay mo yung kay mama mo. Bigay mo. Bibigyan kita ng money. Dali. Pambili na sesto. Oh. Huwag mong itaas mo yun, te. Huwag mong pinapakita sa kanya. Makulit to eh. Ha? Siga ka. Oh, sige, sige, te. Okay na, te, ha. May pang ano na sa hospital si Rhea na. Aha. Okay na tayo, may bigas ka na. Masasama muna namin itong dalawang to para makaligo. Alright. So ayan mga camber loads. Ayan, may bagos na naman tayong pakuso na tawag ko sa inyo. Pwedeng kalso, pwedeng camber loads, no? So ayan, tapos na? Na? Ay, ba't ano ka parang hold up rin sa bundok? Ay ba? So ayan guys, sakto. Walang pangsayang si nanay. Ay, nako. Ha? Sino babae? O oh, sige, sige, sama mo. Bukas iuwi na lang. Saan ba yan? Doon sa bundok, sasama lang daw sila para makaligo. Walang mga ligo eh. Wala pa daw silang ligo. O, oh, ikaw paliguan mo, Aegis. Mahirap pa lang ang tubig dito. Ay, ito na yung anak na baby, oh. Yan, oh. Dahil kay Bisardinas. O, bayad na yung ano, yung utang mo sa Camber Loads na nagpanak sa'yo. O, oh, yan. Pwede pala dito yung hilo? Hilo, to. Ako, anong nanganak ako, hilot lang eh. Tinadya ka lang ako ng mga hilot eh. Lumabas na agad yung anak ko eh. O, oh, yan yung baby niya. O, oh, may bigas na kayo, te, ha? Alright, ha? Let's go. Hilutin. Hindi na yung lalabas. Ako. So, alright, tara, napakainit. Tama daw din po itong babae. Ay, isa, tatlo lang kayo. Baka mag-aalaga ako. Tatlo lang kayo. Susunod naman yung, ano, masyadong, ano, baka ma-camber loads tayo doon. Ay, te, anong asa na yung anak mo? No, eh, ikaw hinihintay ko lang na yung pamasahe. Ah, ganun. Ah. So, ito, kaya kamusta yung ano mo? Sakit mo? Okay, okay ng Camber Loads. Mga ilang buwan na lang. Pampacheck up? Ah, follow up, check up. Sino ba yung sponsor mo nung nakaraan? Sino yung sponsor mo na nabanggit ko sa'yo dati? Si Mami Marlene, saka si Mami Sharma? Opo. Ayan, saka si Mami Leticia yata. Charot Mami, no? Tulungan nyo nga ako. Kailangan daw ng pampacheck up ni Kuya Joel. So, pag na-check up ka, ano na lang? Papapalo up na lang po. Kasi tapos naman ako sa, ano, sa... Gamot. So, aalamin na lang kung dediretso ka pa o hindi na. Dediretso pa doon po sa center. Center. Para malaman kung ano yung sakit mo, kung gumaling na. Ah, oh, sige, sige. So, ayan, nagsabi na ako, ha? O, mga mamis na nag-sponsor kay Kuya Joel, sana mapanood nyo to, no? Kasi yung Camber Loads na sweldo ko, pa Camber Loads na talaga. O, hindi ko alam kung saan paabot yun. So, sige, tatos may bigas na kayo yan, ha? O, pag kami napanood tong video mo, na yung nangihingi ka, sa sponsor mo dati, is abot ko sa'yo kaagad, ha? Alright, alright. Sige, sige. Sama na yung dalaga niya? Sinong dalaga? Ayun, oh. Sa bukid. Sinong Camber? Sino yun? Jenny Rose! Alika! Ayan, nagsama tayo ng mga bata. Makalibot dun sa ano. Sino? Ikaw? Sasama ka? Gusto niya lang. O, sige. Para mag-alagaan mo itong tatlo na to. Para may kasama ng malimit. Ayan. Sama din itong mga Camber Loads na to. Walang mga ligo eh. Pares-pares. Wow, nawag sa tubig. Wala talaga tubig. Ah, walang... O nga, maliligo kayo dun, no? Hindi sa ilog, sa ano lang, doon na sa poso. Mahirap magpunta sa ilog ngayon, madulas yung daan. Ha? Maano, delikado yung daan, hindi tayo makapunta ng ilog. Alam ko nakapunta na ba ng ilog, hindi pa. Ay, oo, napunta na ng ilog yan, nakalimutan ko lang. Nakalimutan ko na, sumama na pala to. Biro mo yung... Oo nga pala. Kasama nga pala yan siya. Kasama siya ngayon? Na. Kasama din. Walang mga ligo eh. Walang ligo? Asan damit mo? Ah, ayan. O, sige. Para makaligo kayo doon. O, sige. Partner ulit yung sa ah, sige ha. Asan na si, ano, yung si Camber Loads?
So ayan Mami Sharma, ito po yung si Ate, yung nakatira doon sa may tuktok ng bundok. Ay. So ayaw niya na magpa-video guys, ayun na. Sabi nahihiya daw kay Mami Sharma. Ayun, ayaw niya kasi si Mami Sharma po nung nagbigay ng pangmasahe yung si Mami Sharma, nagamit na lang sa iba dahil ang tagal-tagal niya pong kumontak. So ayun nahihiya. Ayun nahihiya si Mami. So ang sabi niya, kung makukontak ko daw po yung anak niya or yung kapatid niya, is kung uuwi ba mag-isa yung bata kasi delikado yun Mami Sharma. Eh yun nahihiya, binigyan ko ng pambili ng sardinas. Sabi ko bibidyoan kita para masabi mo kay Mami Sharma. Sabi niya ay nahihiya, ayaw niya. So nahiya siya dun sa sponsor. Sabi ko pinagamit na lang sa iba yung pera na para sa anak mo. Kinakontak ko, parang ayaw naman nang kausap, ayaw siguro umuwi o ano. Tapos ngayon papauwiin daw mag-isa, pero parang delikado yun Mami Sharma kasi 15 years old pa lang yata yun, o 14. So alanganin, no? So eto na yung mga bata. Asan yung mga bata dyan? Ay, nakuha. Ayan, may mga ampun na naman tayo. Maliligo kayo dun, ha? Pre, baka gusto magpumili ng isa. O, ayan, o. Magpumili, mamili ka lang dyan, yung mataba-taba. O, sige na, dyan kayo. So eto yung mga team natin. Sakin na kayo dyan, mga Camberludes. So ayan. So ayan mga besh, ito yung update natin kay Larean. So ako tinyo naman yung mga pamilya nito, sobrang saya dahil wala pa daw silang wala pa silang luto. Kaso mahirap po magsabi ng mamay na ayaw. Sakto lang nai, nagulo tayo dyan, walang silang sinain. Anong oras na? Ayun lang pala, dalawa mo masasayang nila. Opo. Siguro parang nagkalakal yata yung mga asawa. Mamaya pa yun. Ano pang oras yun makakarating? Siyempre, kung kakalakal ka, malalayong lugar yan. Ibebenta mo pa, makakabenta. 150, 200, depende pa. Tapos madami mga anak. Mamaya pa sila kakain gabi. Hindi ba nagkakalakal ang negosyo ng nanay ni Ano? Hindi, yun dyan. Sila Rean, okay. Kasi kumita sila ng 850, nakabenta sila. Itong mga kapitbahay, ang kawawa. Kasi wala pa silang... Lakas mo? Wala silang sinaing, mamaya pa daw. Nako po, Diyos ko. So ayun guys, nakita niyo yung update dito sa compound na to. Kung sila Rean, malilipat ng bahay. 1.5 lang naman, sasagutin natin yun. So sana makita nila yun. So hanggang dito na lang itong ating video guys. So sana paki-share nyo po itong video na to. At para susunod na sweldo, makakasweldo tayo ulit at makakabili tayo ng mga Kermaludes na bigas para sa mga kababayan natin na mas karapat dapat natulungan. At sana kung may napapanood kayo ng mga videos namin at gusto nyo lang tulungan, pwede nyo po akong i-PM sa aking Facebook page, Boy Sardinas TV, kung gusto po nyo pong tumulong. At pakisabi nyo po kung para kanino yung donation nyo, pakilakip po doon para ililisto ko po sa aking blue book para hindi po tayo nalilito. Alright? Alright! So, tara na. Alright. So yun, maraming salamat! Bakit ba tinawag si Boy Sardinas si Boy Sardinas? O panoorin nyo yung video. God bless everyday! Bye-bye! Nay, ito na yung bayad ko sa isa. O kunin mo yung isa. Isa muna. Yan o. Tapos, isa pa. Diba? Apat dapat na sardinas eh. O yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Okay na. Thank you.